hindi lang about sa driving to, but connecting with the person is the best thing that you could do. Every time na I sit with them, talagang I consider them as a friend. No matter kahit anong lahi po yan. Tuwa nga po kasi ang tawag ko minsan sa ano sa mga estudyante ko kahit matanda na sa akin, anak. anak ganito ganyan. Pusong ina ang pinairal ng Pinay professional driving instructor na si Dionesia Cedamon-Weller o kilalang Ness, Aling D o inay ng kanyang malalapit na kaibigan, pati ng mga naging estudyante sa kanyang driving school sa Tasmania na nagsimula noong taong 2020. Kwento ni Ness, first love niya ang pagtuturo, lalo't ito ang kanyang propesyon sa Pilipinas. I think it's more of a passion, okay? So, because originally, dun sa Manila, where I used to work, ESL teacher kasi ako. So, yung nagtuturo sa mga Koreano, yeah, Koreano, Japanese, we would teach them English. And then, yeah, so we would talk to them on the phone. So, I really love teaching, you know? So, kung sabi ko nga, kung sa cubicle, yung classroom ko dati, now it's in a different scenario kasi sa car naman. So I just really love teaching and every time na may natututo, it just makes me feel happy. Kumbaga, yun ang passion ko eh. And I love the risk also, which is driving na nga. Yung exposure ko sa driving sa Pilipinas is not that much eh. Mas na-expose ako sa Philippines with a motorbike. Yun, sa mga motorista sa sa Pilipinas. So talagang pinatapang ako ng EDSA. Subalit noong unang dumating ito sa Tasmania, napamahal siya sa pag-aalaga ng ibang tao. At dito din nabuo ang kanyang career bilang isang professional driving instructor. When I got here, nag-carer. I was a carer before. ECA ang tawag sa amin dito sa Tasmania, Extended Care Assistant. So I did that for like almost 7 years. Yeah, 7 years and night shifter. Sabi ko nga eh, isa akong tanod. Barangay tanod. So I've been doing that for almost 7 years, sabi ko. Medyo high toll na sa katawan natin. Kaya sabi ko, oh Lord, so help me find some avenues. Kasi some of my friends would say, ate, turuan mo naman kami mag-drive and all that. And I would say, sure, why not? Kasi nga, love ko po yung teaching, no? So even if puyat ako, I would just sleep sa likod ng kotse and I would say, okay, patulugin mo lang ako for a certain time and then, sige, gora na tayo. So dun po siya nagsimula, yung passion ko to really help people. And then one of my friends said, I think you like what you're doing, so why not level up? Bago sinimulan ang kanyang driving school, kumuha ng Certificate 4 in Motor Vehicle Driver Training si Ness at naging mentor para sa Migrant Resource Center sa Tasmania. Sabi nila, kailangan nila ng mentors. Mentors lang ang tawag sa amin eh. So, who would help those different, iba-ibang lahi. So, kailangan nila ng mag-volunteer. So, dun pumasok po ako dun. Dun talaga nahasa yung yung skill ko na kahit very risky kasi walang pedals dun eh. Kasi when you're a proper driving instructor, yung car mo has dual control. Pero pag mentor po kayo ng migrant resource, walang pedals. So you're really putting your life at risk. So awa naman ang Diyos, pinatapang. Giit nito, ang pagmamaneho dito sa Australia ay kailangang eksakto ang kaalaman at maiging pagsasanay o practice para makakuha ng lisensya. At para sa mga takot magmaneho, lakas loob lang daw ang susi dahil kahit siya, ilang beses din noong una nabigo. Ngayon kung bumagsak ka, okay lang yun. Sabi ko nga sa estudyante ko eh, kasi hayaan mo na kasi nag-iipon lang tayo ng ginto. ng lessons. Kasi to be honest, ako po, when I got here, hindi naman po ako pumasa agad eh. And nakakahiya. Pero sabi ko, oh my, bakit hindi ko maipasa to? Lalo na yung reverse parallel park. Yung po talaga yung struggle ko, yung reverse parallel park na yan. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, anong problema sa akin? And all that stuff.
So, nakatatlong beses po ako noon na bago ko po ipasa, ha? So, talagang umiyak na po ako noon. Sabi ko, bakit ba hindi ko mapasa? But when I look back po, as I look back, sabi ko, hindi ko po ipagpapalit yung 3 fails ko. Because of that, mas nahasa po yung resilience ko na kailangan matuto ako. Bilang isang professional driving instructor, may gusto itong iparating sa mga nagnanais na makakuha ng lisensya. I would always suggest dun sa mga kababayan natin na you really have to get the feedback from us first. Kasi lalo na yung iba, super confident, alam ko na yan mag-drive. And then they would go there and then masyashak sila, hala. I've been driving for so long sa country namin, pero ba't ako bumagsak? Bakit? So, yung feedback, hindi nila naiintindihan yung mga words doon. Only us can explain to them. Kasi ganito yun, ganyan-ganyan. So, pag naintindihan na nila yun, when they get back, so yun, nalulusot naman. Depende talaga sa level or sa skill set nung driver na magtitake ng test. Inamin nito, hindi madali ang kanyang napiling propesyon. Subalit sabi ni Ness, walang mapagsisidla ng saya dahil naging bahagi siya ng pagsisimula ng maraming buhay sa TASI. Yung makipagkwentuhan ka sila sa journey nila, you know, you inspire them, they inspire you. Yung maging kabahagi ka ng journey nila sa Australian life nila ba, yun ang sarap lang na pag makakatulong ka sa kababayan po natin. Even with other race, no, talagang pag nakita mo na they made it, parang wow. the best feeling po. If you're a teacher, pag nakikita mo yung estudyante mo that they've achieved something, talagang double po yung happiness. Dahil ang pagtulong sa iba ay ang kanyang kasiyahan, nakahanap ng strategiya si Ness para mas tumaas ang kumpiyansa ng kanyang mga estudyante sa driving. With other people, they would think it as, turo lang yan, tapos done. No, it's different. It's how you connect to that person. When you connect, when you got his mind, yung heart niya, okay yun. Capture mo siya, mag-link kayo, and that's the best thing that you could do with a person. Hindi lang about sa driving to, but connecting with a person is the best thing that you could do. You sit with them. If you make them feel at home, iba eh. Iba yung rapport na magka-create mo. Na instead of nanginginig yung estudyante mo to the point na magre-relax na. When the best thing ever is when they said like, I thought magiging worst, pero I feel better. And that's the best thing na may offer mo sa kanya. Even with just a short time na add ka ng value sa kanila. Not just with the driving, but them as a person. Pangalawang beses na nung estudyante mo and regular mo na siya. Like, you get excited. Ano na naman ang pag-uusapan namin? Ano na naman ang masishare namin? Kasi may iba dito talaga na, yun, may mga challenges, you know, mental challenges and all that stuff. But when you treat them like a person, nag-iiba yung ano nila. And then their anxiety just melts down. Payo naman ito sa lahat. Nilang gustong hanapin kung ano ang landas na gusto nilang tahakin, lalo na dito sa ibang bansa. Kailangan lang po natin ng makita po natin yung passion natin in life. Kasi may kanya-kanya po tayong gift eh. And we have to operate with the gift that was given to us po. Iisipin po natin na we need each other po. Sa akin po, para sa mga kababayan natin, tiyaga lang po, hanapin natin kung saan po tayo magaling, saan po yung passionate tayo, and then with God's help po, doon po mag-flourish po tayo doon. Bagaman hindi na ang pagiging carer ang ginagampan ng propesyon ni Ness, patuloy pa din ang kanyang pagtulong sa paraang alam niya, lalo na sa mga kababayang nakikipagsapalaran dito sa Australia.
parang pusong ina eh. Like when you hear their stories, ganito na lang ate, ganyan. So, sige, gawin natin ng paraan, you know. O, paano ba ganito? Ikukonek kita ka ganito. Lalo na yung mga students dito, no? Yung mga estudyante dito na nakikipagsapalaran. And the best na nakakatulong po tayo sa mga kababayan natin. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.